nagkaroon ng time na nawala yung self-worth ko. You know, you have to work to help your husband with the finances, to help prepare finances for your children for their future. Kasi dito sa Pilipinas, pag age mo ng 35, wala na. Para kasing etsapwera ka na. And it feels like hindi ko alam kung paano ko magigain yung confidence ko pag naging mom na sila, parang nawawala na yung career path nila. Kasi na-fed up ako sa sobrang traffic. So, papasok, dahil madaling araw, either mag-grab ako or mag-aangkas, which is malaki-laki yung expenses. The time spent with your kids and family are far more important than any job title out there. Nag-decide ako na maghanap ng online job at nakakuha nga ako. Sobrang saya ko talaga. Kaya tinulungan ko rin yung iba kong mga mommy friends at nagkaroon rin sila ng sarili nilang online job. Kaya doon ako na-inspire at nag-decide na simula ng Filipina home-based moms. FH Moms Community was created for mothers, for single women, for women professionals and entrepreneurs, for women overseas Filipino workers, for differently abled women, and even for young at heart women. FH Moms is a women community. Nung nagsimula yung FH Moms, hindi ko in-expect na ganito ka magiging malaki. Ngayon, meron na kaming more than 250,000 members nationwide. Dati ang tingin ng mga tao sa amin, community lang. No, ngayon, social enterprise na kami with different projects na tumutulong sa mga kababaihan. We have free webinars about freelancing, entrepreneurship, parenting, and personal growth. We offer online short courses as well as mastery courses with trainers' one-year support. We also run a scholarship program and an internship program. We also facilitate charity activities where we are joined by community members as volunteers. Job matching program is something they can also look forward to, as well as e-commerce program. And to celebrate motherhood, we also have online bootcamp for kids. We also have the computer rent-to-own program for members who need assistance in acquiring a computer set. Aspire to be a strong-willed, independent woman. Mas gusto kong maging productive at saka naniniwala ako sa continuous learning. Inspire other women. Everyone was uplifting each other. Everyone was trying to help each other. In this world, you have to be more kind. You have to be more helpful because everyone is fighting their own battles. And you have to understand, you have to empathize. And that is what FH Moms is doing with all the moms out there. Even if you're not a mom, you would feel welcome. Empower each woman to be in their fullest potential. And most importantly, Mommy MK and the team model humility and generosity. Talagang ito yung very evident which impacted me the most. So it gave me the desire to share freely to others what I learned freely from the FH Moms community. And I've always loved the community, the motive of the community, that is to change the world one mom at a time. Good job, FH Moms. Aspire, inspire, empower. Nothing is stronger than a community of women lifting each other up. To be among women who have genuinely tried to help people, this is something that I feel passionately about, and then this is something that I saw in FH Moms. God is good. Kasi parang naturo sa akin to FH Moms, na pinakita sa akin na kahit nasa bahay ka, kahit nasa nag-aalaga ka ng anak mo, it won't stop, na dun ka lang. Yun lang yung pwede mong gawin. Without this community, I'm not here in this situation. So FH Moms po yung nag-guide and nag-mold sa akin to be the best working at home mom I could ever be. Ang pinakamalaking impact sa FH Moms sa akin is their quote, which is moving forward, giving back. That's the very essence of FH Moms, eh. That's what I like about this group kasi we encourage and inspire each other to keep dreaming, to chase our dreams. It's actually a big impact kasi if you are losing hope and wala ka ng gana and all, but because of this page, mapapasana all ka. Dahil sa online job, natupad ko yung mga pangarap ko at
ang pinakapangarap ko na lang ay matupad yung pangarap ng lahat ng mga mommies. Huwag tayong titigil na abutin lahat ng mga pangarap natin, masipagan pa natin, at huwag tayong susuko. Kaya kung feeling nyo hindi kayo techie, feeling nyo hindi pasok ang edad nyo para dito sa online freelancing, huwag nyong iisipin yon, kasi sobrang daming opportunities ang pwedeng ibigay sa inyo online. At nandito ang Filipina Homebase Moms para suportahan kayo. Para sa mga naghahanap ng online job at gusto ring matuto pagdating sa online business, you can join Filipina Homebase Moms Facebook group. My name is MK Bertulfo, CEO and founder of Filipina Homebase Moms, and our goal is to change lives one mom at a time. Hello, mga mommies! Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mommy Ruth at kasama niyo po kami ngayong araw ng Thursday! Yehey! So, di ba naalala ko pag natatapos yung September, naalala ko yung song na Wake Me Up When September Ends. So, meron ba tayo mga mommies dyan na or kasama sa FH Moms na may ganong drama or something? So, anyway, wala lang naisip ko lang kanina. Anyway, shoutout muna tayo dahil, alam mo, nakakatuwa ang ating webinar ngayong araw na ito ay kapartner pa rin natin ang I-Rent Mo. So definitely, all about tech ang pag-uusapan natin. Pero tonight, we will be discussing basic work from home essentials para sa mga freelancer. Or kunyari, sisimula ka pa lang bilang isang freelancer. Ano bang mga gamit yung kailangan mong i-invest? Or ano ba yung kunyari, freelancer ka na for a year or two and gusto mong mag-upgrade? Yes, congratulations sa mga mommies natin, no? Pag ganun, ano ba yung mga kailangan natin i-upgrade if ever? Ano ba yung mga essentials? Ano yung mga accessories? Ako, pag naiisip ko yung essential, ang lagi kong naiisip is itong vertical mouse. Ayan. So, ginagamit ko siya dahil nirecommend to ng friend ko. Dahil, ano, iwas sa pagkakaroon nung may word doon eh, yung sa disease, yung sa kamay, yeah, yung syndrome something, yan. So, kasi lalo na kung ang work mo is more of nagka-copy-paste ka ng mga data, ganyan. So, very important, ayun, carpal syndrome, ayun. So, para to prevent yung carpal tunnel syndrome, you are correct, Mommy Eileen, hello, hello sa'yo. Yung carpal tunnel syndrome, nabasa din nung friend kong to sa FH Moms, isa mga posting natin, na to prevent yung carpal tunnel syndrome, dapat ang gagamitin mo ay vertical mouse. Ayan. So, talagang ano, in fairness, ang laki nung improvement, wala na yung sakit sa kamay. Kapag nagtatrabaho, lalo na kung long hours na nakababad ka sa computer, copy-paste ka ganyan, data, so kailangan siya, yan. Okay, so shoutout muna tayo, keep on commenting, taga saan kayo, where are you coming from, and syempre, nakakamiss yung mga live na webinars natin, no? Bukas may live din tayo. Watching from Samal Island, Davao del Norte, hello, Mommy Den. Yan siya ang, alam mo, nakapunta na ako dyan. Hello, hello sa inyo po, Mami. Okay, next tayo, mula naman kay Mami Bernadette Bahamundi, mula po sa Santo Tomas, Batangas. Hello po, malapit ka sa, ano, sa Shrine ni Padre Pio. Okay, Mami Mary Grace Alfelor Baluyot, watching from Bataan. Nakapag-dinner na ba kayong lahat? Sana po ay nakapag-dinner na kayo para makasama nyo kami from the start to the end of our live. Dahil ang i-rent mo, ito po, mula po sa Negros Occidental, si Mami Naga Marilyn. Ang i-rent mo po ay mamimigay ng mga computer accessories sa ating live. And stay tuned kasi mamaya babanggitin po namin kung paano kayo makakasali sa raffle. At i-announce natin yung mga winners a day or two or next week. Okay, para may time pa din yung mga yung i-rent mo team na makapag-double check ng mga sumali. Si Mami Eileen Avelino, good evening, watching from Palari del Bulacan. Hello Mami, congratulations po sa napanalunan yung 2,000 worth of groceries. Nakakatuwa. Okay, next. Mula po sa Valenzuela City, Mami Ever Del Rosario
Naure. Okay. Gusto niyo na bang, okay, meron pa ba? Si Mami Mendoza, MJ Mendoza, watching from Cavite. Good evening po. Yay! Actually, we are 100 plus viewers. Pwede ba natin paabutin pa ng 150? Tulungan niyo kaming i-share ang ating live ngayong araw na to para naman mas marami pa ang makapanood. And who knows, diba? Marami pala tayo mga kaibigan na interesado din na malaman kung ano yung mga essentials na gamit para sa ating mga freelancer or magsisimula pa lang sa freelancing career. Si Ma'am Shire Mejio Mary Grace, watching from Sigma Capiz. Pag naririnig ko yung Capiz, I always remember yung mga seafood na napaka sasarap. Ayan. Ayun. Okay, Mami Donna. Hello, Mami Donna Morong mula po sa Makati City. Good evening. Meron pa ba tayo? Bago natin i-announce ang... okay, si Mami Sheila Alelor. Good evening, mga moms watching from QC. Mami Sheila, lumipat ka na ba? Di ba before that, from Rizal ka? Ayan, if I'm not mistaken, talaga may ano no, may name recall minsan, lalo na kapag po lagi kayong nanonood ng webinar, nakikita kasi namin yung mga names ninyo. Kahit po hindi namin ma-shoutout yung pangalan ninyo, don't worry, nababasa po namin yung comments niyo. Si Mami Christine Pelaez mula po sa Calamba, Laguna. Ayan, hello, hello. Meron pa ba? Do we still have more? Sana po ay ano, safe po kayo, lalo na nung nagdaang bagyo, no? Sana po lahat ay naka-resume na dun sa normal na pamumuhay, parang ganyan. Okay, and hopefully lahat tayo ay safe. Mami Jo Olivar, watching from Malabon. Ayun, lumipat na daw siya si Mami Sheila. O, diba? Tama ako, from Rizal ka before. Okay, meron pa ba? Ayan, okay. Excited na ba kayong malaman kung paano manalo sa atin? Si Mami Jean Bisorikafort mula po sa Bicol. Hello, hello. Okay, meron pa ba tayong mga i-shoutout? Okay, kung ready na kayo, type ready sa comment section kasi i-announce natin kung paano kayo makakasali sa ating raffle. And also, wag pong kakalimutan, you have to stay from until the end of our live kasi mamimigay na mga prizes din ang i-rent mo, team. So, hintay-hintay lang kayo, lalo na yung mga nanonood ng live. Ayan. Okay, kung ready na kayo, ipa-flash na namin yung rules, okay, yung mechanics. So, to join in our raffle, kailangan nyo lang pong gawin ay i-like and follow yung social media accounts ng i-rent mo. Ipa-flash po namin yung social media accounts po nila. And also, ika-copy-pastein po namin sa comment section. Ayan, nakikita ko sila. Okay, thank you very much. Alright, ano-ano po ba yung mga, ano, ila-like and follow natin. Sige. So, like and follow to join in our raffle. Ayan, ready na sila. Okay. I-rent mo social media pages sa Facebook. That's, isearch lang po, i-rent mo PH. Sa TikTok at i-rent mo, pati po sa IG at i-rent mo. Ila-like nyo lang po and follow ito pong tatlong social media pages and type done sa comment section. Okay? Yun lamang po. Mamaya babanggitin uli namin itong mechanics na to kasi i-open pa rin natin yung raffle hanggang matapos yung program. Kasi yung announcement ng winner, after pa po ng live siya gagawin. Okay? Mga tomorrow or next week, early next week. Ayan. Again, like and follow i-rent mo sa kanilang social media accounts. Facebook, i-rent mo PH. Type niyo lang po yan. Search niyo po. TikTok, IG, at i-rent mo. Okay? So type done. Kapag may nakita na ako sigurong 5 hanggang 10 na nag-done, ipapakilala na natin ang ating guest speaker muli. Yan. Alright, so again, sa mommies natin, gawin na po natin siya ngayon ha, para po hindi nyo na makakalimutan. I-like and follow lang po ang Facebook page ng i-rent mo, i-rent mo PH, TikTok at i-rent mo, IG at i-rent mo. Uy, very nice si Mami Aprilin PS. Na ano na siya, na tapos na siya. Good job. Okay, maraming salamat. Yung mga nakikita naming Facebook user, make sure po na in-accept
ng Facebook account niyo sa StreamYard para makikita namin yung mga names po ninyo. Ayan. Okay, done na po, katatapos lang. Sige, isa pa na done, then ipapakilala na natin ang ating Okay, alam niyo ba, so bago ko ipakilala ang i-rent mo po, if hindi pa po kayo, kunyari first time ninyong mapapanood yung live natin, no? Sa i-rent mo, si i-rent mo po yung katuwang ng FH Moms, especially doon po sa mga Study Now Pay Later program natin, rent-to-own computers, sila po yung katuwang natin na kasakasama natin mag-process and also mag-check kung ano ka ba, kumbaga kung approved ka ba for or approve ka ba for the installment program ng ano natin, no, ng courses natin. Si i-rent mo yung katulong natin, kasama natin dyan. Pati po sa computer rent-to-own programs. At saka hindi lang po yan. When you visit yung i-rent mo, even their website, they provide access to different financing options. Especially kung gusto niyo pong bumili ng mga gamit for work, business, sa school, lalo na 'di ba yung mga bata ngayon naka face-to-face rin, pero syempre may mga projects yan, kailangan ng computer, minsan laptop or tablet, and even for leisure, which lets you pay for the items up to 12 months. They offer 100% online processing. So when we say online processing, may AI or artificial intelligence na tumutulong to validate, to check your requirements of your application. So hindi mo na kailangang lumabas, hindi mo na kailangang magpa-photocopy, di ba may mga ganong options. So yung ibang ano financing options na you have to go out, you have to send out your requirements, photocopy ng ganito. Kay i-rent mo, picture lang, pipicturean mo lang yung mga IDs, ganyan, if I'm not mistaken. And then, ano na, fast approval, hassle-free shopping for you. And si i-rent mo, they have, nakikita ko, Mami Aika, nakikita kita, don't worry. Ayan. Paano po pag walang account sa TikTok? FB at Instagram lang po. Ma'am, gawa ka lang din ng TikTok. Kasi kahit hindi ako TikTok user, meron lang akong TikTok. Ayan, okay lang yan, huwag kang mag-alala. We are an e-commerce store. So, ang i-rent po is an e-commerce store and we cater to brand new and used but not abused used essential items which you can avail for cash and in installment. They also have items na pwede mong i-rent for short-term use. And they yung items nila ranging from computers, laptop, bike, cell phones, etc. Ayan. So let me now welcome our speaker for tonight na magdi-discuss ng basic, di ba, work from home essentials para sa mga freelancers. Let us welcome the co-founder of iRentmo, Mr. Paul Ian Serrato. Yehey! Thank you, Mami Ruth. Magandang gabi po, mga mommies. I can see na marami po tayo ngayon. We have mommies from all over the world even. Thank you for joining us tonight. Ang topic po natin ngayon, as Mami Ruf said, is work from home essentials para sa mga freelancing mommies. Ang maganda po sa webinar natin ngayon is that hindi po natin sasayangin yung oras nyo. Medyo mas maiksi siya compared sa last time. And at the same time, as Mommy Ruth said, we're gonna give away prizes. So at different times during the presentation, meron tayong mga questions. And yung mga unang makakasagot ng tama or closest sa tama, may cool prizes. Okay? So before we begin, trivia muna tayo. So question kaagad and prize kaagad. So sa tingin nyo po, ilang percent ng mga Filipino workers ang nagwo-work from home for several years now? So yung unang pinakamalapit. It doesn't need to be exact. Yung pinakamalapit lang, meron pong prize. Comment nyo lang po if you have an answer. Ilang percent ng mga Filipino workers ang nagwo-work from home for several years now? Mami Nonarisa, 45%. Ang daming sumagot. Siguro po ang closest po si Mami Nonarisa.
So, malapit-lapit na dun sa actual na percentage. So, i-reveal ko na po. it's actually 52%. So, for the past siguro 5 years or more, 52% of Filipinos have been working from home na. And isa pa po, noong peak ng COVID-19 pandemic, so si Mami Nonarisa po pala yung ano, nanalo kanina. It's close na, it's 45%. And siya kasi yung isa sa mga unang sumagot. Nung peak po ng COVID-19 pandemic, ano po sa tingin niyo, ilang percent yung nag-work from home? So, mas malaki po siya. Ito, isa pa pong prize sa unang makakasagot ng pinakamalapit. Si Mami A, 70%. Let me check lang po yung mga comments. Okay. So, ang closest po na sumagot is si ano, si Mami Lira de Los Santos. So, ang sagot po is 85%. So, si Mami Dira, 80% po yung sinagot niya. So, imagine ninyo, 85% were working from home during the peak of the COVID-19 pandemic. So, ang dami nun. So, ano po ba yung mga reasons kung bakit yung mga Filipinos were working from home or choose to work from home? So, of course, yun nga, merong work-life balance. So, they're able to spend time with their kids. Not necessarily while working, pero more time lang with the kids. Kasi nga po, yun nga, wala nang biyahe, di ba? So, yun yung isa rin sa mga reasons. Wala rin commutes. They don't need to spend money commuting or even time and energy commuting. And yun nga, most work-from-home workers have better performance. Kasi nga, they have less to think about, di ba? And eto na, ano ba yung mga challenges working from home? Sa mga mommies po, tanongin ko po, ano po yung mga biggest challenges from working from home? Tama, Mami Nonarisa, less traffic po. Yun yung isa sa mga perks, di ba? Tapos ito po, tama, Mami Nonarisa, isa sa mga challenges working from home is yung internet. So, mabagal or inconsistent, di ba? Ano pa po? Ano pa po sa tingin nyo yung mga challenges working from home? No equipment, Mami Aileen, tama po. Like computers, di ba? Time management, tama rin po kayo. Yun, noisy background. Mami Ever, tama po. Neighbors, maingay. Yes, everyone is correct naman po. So, based on your answers, i-enumerate po natin. Tama, kids, distractions, yun, power source, correct. So, yun po, correct. Slow and inconsistent internet service, distractions at home, yung subpar work equipment, or even yung actual absence ng work equipment. Isa pa po is security risk. Kasi syempre, you're handling clients and their data, di ba? Unmonitored performance or time tracking, di ba? So, when we work from home kasi, sometimes we fail to monitor ourselves, di ba? And of course, burnout. So based on these challenges, doon natin malalaman kung ano yung mga essentials na kailangan natin in working from home. So let's get on with the work from home essentials. So it is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change. So
Yeah, let's keep that in mind lang when before we tackle yung mga ano, because we need to be adaptable, di ba? So sa internet, katulad ng sinabi ng mga mommies kanina, yun yung isa sa mga pinaka major na problems, di ba? So it's either yung slow connection or inconsistent connection, or minsan outright, wala talaga, walang connection. So, ano ba yung mga essentials na pwede nating gamitin or bilhin or i-rent para alam natin na makakapag-provide tayo ng work even if mawalan tayo ng internet connection. So, una is yung portable prepaid LTE router. Ganyan yung itsura niya. Ngayon, meron ding ibang mga itsura yan. Parang ino siya. Parang router din siya, pero it's a bit smaller. Ganun. And prepaid po siya. Yan yung kagandahan yan. You don't need to pay for it monthly. So let's say kung kailan lang kayo nawalan ng internet connection, dun nyo lang siya loadan. Diba? And pwede nyo gamitin yung phones nyo rin as an LTE or 5G hotspot. So kung wala talaga kayong budget for yung router or yung prepaid router, pwede na rin yung phone, di ba? Lalo na kung isa lang naman yung co-connect, which is yung, let's say, laptop nyo or yung tablet nyo. So pwede rin yung phone. Number two, yung work environment. So how do we ensure na yung work environment natin is sufficient for us to work comfortably, di ba? So, mga mommies, ano yung sa tingin nyo? Ano yung mga, katulad yung pinakita ni Mommy Roof para sa kanya, yung vertical mouse, which is, ang laking tulong talaga nun. Kasi, hindi flat eh, kasi natural position ng palm mo eh, di ba? So, ano sa tingin nyo mga mommies? So, these are very, ano lang naman, yung usual na ginagamit nyo, working from home. Ano-ano po ba yan? Sige, simulan ko na. Of course, table, di ba? As table desk. It doesn't have to be yung normal desk. Pwede rin yung, yung folding table. And yes, tama, Mommy Eileen, and working area or yung actual space, di ba? So you need to have your own space, di ba? Another one is a comfortable chair. So usually maganda dyan yung mesh. Lalo na ngayon pag mainit, di ba? Pagka leather chair or yung cloth, pawis-pawisan yung likod mo while you're working. So mas maganda yung mesh. And maganda rin kung yung ergonomics niya may lumbar support. Yung parang medyo may lump siya dun sa lower back natin, di ba? Yes, well-lit room. That's correct. Lalo na if you're doing a lot of meetings or if you're talking to people on camera, a well-lit room is good. Of course, computer or a laptop or a desktop, whichever is more suitable sa working condition mo, di ba? And ayan, noise-canceling headset. So, meron kasing mga regular headsets and merong noise-canceling headsets. If you're working at home, it's always better to have a noise-canceling headset. And din yung sample na picture na sinend ko, what we call is a single headset, so yung isang tenga lang. People from call centers can attest na mas maganda siyang gamitin kasi you can hear your own voice. So mamamodulate mo ng maayos yung boses mo. You don't need to parang i-set aside mo yung isang speaker para marinig mo yung sarili mo. Ayan. Pero okay lang din naman yung double. Proper lighting. So, pwede rin yung ring light. Actually, mas maganda yung ring light kasi you're able to parang ipakita yung kagandahan ng features ng mukha mo. Ako kasi kaya ang binigay ko na sample is yung standing spotlight kasi may hindi ako magbasa. Ayan. Pero okay yung ring light kasi pwede mo rin siya i-tilt pababa.
footrest. Bakit footrest? Kasi usually tayo pag nag-freelance tayo, hindi normal yung 8 hours eh. We usually work more than 8 hours. And we have to change positions a lot para magkaroon ng proper circulation yung dugo. So a good footrest is good is gonna do wonders sa ano mo, sa work environment mo, 'di ba? At saka usually yung pagka yung medyo vertically challenged, yung medyo mga maliliit, mas masarap pag may footrest kasi hindi nakahang yung yung feet mo. Yes, webcam, tama po. Webcam, very important, lalo na kung hindi laptop yung gamit. So pwede po webcam. And eto po, alam niyo yung sa mga hotels, yung door sign na do not disturb, you can actually use this. Not necessarily a door sign, pwede yung parang signboard lang to tell your kids that you're in a meeting or you're busy with work. And siguro parang signal lang sa kanila na medyo quiet lang muna tayo, quiet time kasi mommy is in a meeting or mommy is working on something really important. Ayan. And of course, kanina napag-usapan na nga yung separate room or a proper space. Minsan kasi hindi maiwasan na wala tayong sariling space. So what do we do? Ang pinakamaganda gawin is curtains. So do a makeshift partition dun sa space mo. Not only does it separate you from the rest of the people in the household, para rin siyang sound absorbing ano material din kasi yung curtain. So double ano siya use. Ayan. Backrest, yes, pwede niyo po siyang ilagay sa likod or sa likod mo, between you and the chair, di ba? So yun, parang lumbar support or support sa likod mo. Tama. So next, work equipment. So ano ba yung ano, how do we determine ba na the work equipment that we're getting would fit dun sa work na gagawin natin? Siguro syempre ang una mong gagawin is alamin mo yung specific. So as a freelancer kasi hindi naman tayo lahat general yung work na ginagawa eh. Usually specific eh, di ba? So if you're a freelancer who specializes in graphics or design, video editing, or siguro data entry work, transcription, so alamin mo lang based on your specialization as a freelancer. Dun mo i-focus yung attention sa pag-determine ng anong klaseng computer or even a tablet na kailangan mo for your work. So, for example, you're a graphic designer. Minsan enough na nga yung iPad. Kasi you're doing mostly graphics work. So, you don't even need a computer na. Usually mga iPads ngayon, yung iPad Pro, andun na lahat eh. You can do Photoshop, Illustrator, and many other things using just the iPad Pro. Pero if you're doing, let's say, typical web-based apps na, bawa, Canva, ganun, pwede na yung laptop or desktop. You don't even need a GPU. Kailangan mo lang basta yung medyo recent na CPU. Let's say, i5, 6th or 7th gen, pwede na yun. Kasi medyo mahal na eh pag yung mga 9th, 10th gen na i5. So, ayun. And if you're the type to work siguro outside a lot or you move a lot, get a laptop. Pero if you're just working sa bahay lang, okay na yung desktop. Kasi ang kagandahan ng desktop, you can upgrade if ever. So let's say, for example, right now you're just doing basic graphics work and then eventually yung freelancing journey mo, gumagawa ka na ng mga video editing din, di ba? Kasi related din yan eh.
So you can just get a GPU and then install mo na lang dun sa desktop mo. Yun yung kagandahan ng desktop. It's very upgradable. So let's say you're doing data entry work lang. Sa simula, you just bought yung basic na desktop na 8 gig RAM, tapos 128 gig SSD para makatipid. And then eventually you think you need more. Pwede mong dagdagan yung RAM, pwede mong dagdagan ng SSD. You don't necessarily need to change the SSD. You can just add another storage device, di ba? Or yung best bet talaga is mag-rent muna. Get a feel for yung the technology. Kung sa tingin mo, enough naman pala yung yung laptop na walang dedicated GPU. When you speak of dedicated GPU, yun yung merong separate na GPU na naka-install dun sa laptop. Kung hindi naman kailangan, di ba? If it works for you, adi go, di ba? At least nakakatipid ka pa, di ba? So, actually, we can talk about yung mga specs on a different webinar din. Pero, yun, keep in mind na lang na for upgradability, stick with desktop. For portability, go with laptops, di ba? So, yun nga, mga mommies, kayo ba? Ano ba yung mga ginagamit nyo? Team desktop or team laptop? Di ba? So, ayan. Aside from backup internet, either yung prepaid LTE router or yung phone nyo, paano kung nawala naman tayo ng kuryente, di ba? I think I've read kanina in one of the comments, power, di ba? Pag nagkaroon ng brownout, paano na, di ba? So, useless din yung router, di ba? Yung phone mo, pag naubusan ng charge yan, wala, patay, di ba? Yes, UPS. UPS is good, pero the thing about UPS po kasi is that sobrang sandali lang yan. Let's say you're running a desktop, tapos pag nawala ng kuryente, siguro less than 10 minutes na yan, mag-off na rin yung PC mo. Yes, generator, pwede. Pero napakamahal po ng generator. What I would suggest is eto. Ayan. Yung, you call this a power station. So it's somewhere in between a power bank and a generator. So this specific sample that I'm showing, it's a Yubao EN300, yung first generation. 90,000 milliampere hour. So usually yung mga power banks natin nasa 10,000 milliampere hour. Yun yung capacity, yung how many charges it holds. Yun yung milliampere hour. So 90,000 to. So we've actually tested this, yung Yubao EN300. So nakapag kami ng desktop, napatakbo namin siya for siguro 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Desktop, a full-blown desktop like the one behind me. Pero walang masyadong ginagawa. Siguro kung marami kayong ginagawa, siguro mga 1.5 to 2 hours kaya niyang itagal. That's a lot kasi every hour counts with freelancing, di ba po mga mommies? So, ang maganda dito sa power bank na to, if you'll notice, meron siyang AC outlet. Power station pala, meron siyang AC outlet. Yung mga power banks kasi, mga USB type A or type C lang yung saksakan niya. So, you can charge yung mga phones sa mga power banks. Pero sa power station, you can plug in an electric fan. So, let's say, hindi na kayo nag-work naman, pero nag-brown out, tapos syempre yung mga chikiting nyo, kailangan matulog. Pwede nyo saksakan ng electric fan. And it would last longer than a desktop. Siguro tatagal yun ng mga 4 to 5 hours yung electric fan. Diba, Astig? So, kaya nito 300 watts of... Yes, pwede rin po car battery. I've actually tried that nung panahon ni FBR. That's how old I am. So, nung panahon ni FBR, madalas mag-brown out. And what my dad used to do is, sinasaksak niya yung car battery ng sasakyan namin dati sa electric fan. So, nakakatulog pa rin kami. So, yan. Price range po.
This one kasi, ano na siya, Mommy Joyce. This one po, wala na po kasi siyang binibentang ganyan. Pero I will check po. Kasi meron Gen 2 nito. Gen 2. It's a bit streamlined compared to this. Pero for me kasi maganda talaga itong 90,000 milliamp hour niya. Pero there's a Gen 2. I'll check din po. And we'll post it sa Facebook for our dear mommies. So yan, this is crucial. Kasi without power, you don't have internet and you don't have work. Diba? Important to for freelancers. To security risk. This is overlooked a lot for freelancers who are just starting out. So some clients, they have specific security requirements. So I'm not talking about physical or hardware. Yung security natin is more on sa data. So usually, pag nag-require si client, they would require certain software pa, na i-install dun sa laptop natin or sa desktop natin to secure their data. So ano ba yung mga examples ng mga security software natin? Mga mamis, ano sa tingin niya? Yung iba dito, medyo ano mali. Ito ano, yung unang makakasagot ng, kahit example lang na isa, meron din pong price. Antivirus, yes. Endpoint software. Tama, Mami Rosel. Meron po kayong price, Mami Rosel. So yes, endpoint software. We'll get to that later. Pero for now, ito po isa. It's a VPN. So what is a VPN? A VPN is a virtual private network. So ang ginagawa niya is nagkikreate siya ng private and encrypted tunnel for your internet traffic. So in layman's term, parang ginagawa lang niyang mas mahirap para sa mga hackers to intercept your data. Aside sa pwede mo rin siyang gamitin para makapanood ka ng Netflix ng ibang regions. Like, makapanood mo yung Netflix ng North America or ng Europe. Pero ang main purpose niya talaga is to encrypt yung internet traffic na pumapasok at lumalabas from your computer. So, usually, kapag ka pag nagtatrabaho ka outside your home, so pag gumagamit ka ng public Wi-Fi, it's important to have a VPN. Kaya most clients, nagpapa-install sila nito. Next is, yun nga, endpoint. Endpoint security, yung sinagot ni Mami Rosel. Endpoint security, yan po yung antivirus, anti-malware, anti-phishing software. So, ipinoprotect niya basically yung computer mo and all of its data from phishing attacks, Trojan horses, ransomware, and any other malicious software. So, very important. Pero usually, may kasama na yung Windows. Yung Windows security. So, usually enough na yun. Pero if your clients or if your client needs more, ask for ano na lang, a license, di ba? And password manager. So yung password manager, ginagawa niya ng ano, parang long and complex password yung mga sites na ina-access mo usually or yung pinapa-access sa'yo ng client mo. Ang maganda dyan, wala ka nang tatandaan dun sa mga long or complex passwords na yun. Yung password manager, siya na yung bahala. So, ikaw, meron ka lang isang login na gagawin dun sa password manager and then siya na bahala. Each time na pupunta ka dun sa isang website, click mo lang and then si password manager na yung bahala. Diba? So, aside from making your life easier, it protects all your clients' different accounts. Diba? Not just from other people, pero from you din. Kasi hindi mo alam yung password niya. Nandun lang sa password manager. Diba? Ayan. So, last, pero apat lang to. There are more. These are just examples. Yung cloud-based backup.
So, yun nga, meron yan sa Amazon, AWS. Pwede rin Google, yung sa Google Suite, pwede rin mag-backup doon. Basta cloud-based. And there are even more sophisticated cloud-based backup. So, basically, gumagawa lang siya ng copy nung data mo sa laptop or sa desktop mo. And then, duplicate siya dun sa cloud-based storage. So, yun nga, in case na may mangyari, makorrupt lahat ng files mo sa laptop or sa desktop, meron ka pa rin backup. Or meron pa rin si client mo na backup na babalikan. Ayun. So, next. As a general rule, just make sure that your computer is safe from malware and phishing software. So, huwag lang kayong mag-visit-visit sa mga kung anong websites. And as much as possible, iwas po tayo dun sa mga public Wi-Fi. Kung meron po kayong hotspot, yun na lang po yung gamitin nyo. Kung may LTE router po kayo, yun na lang, di ba? Para makaiwas tayo sa mga unwanted or malicious software, di ba? So, yung next natin is performance monitoring, di ba? So, katulad ng sinabi ni, nakalimutan ko na si Mommy kanina, sinabi niya, yung hindi mo natatrack yung time, di ba? Or yung performance natin when we're doing freelancing work, especially at home. Kasi nga, nagme-mesh na yung ano natin eh, yung professional or yung career natin, tsaka yung personal life. So, minsan, mahirap nang itrack lahat, di ba? So, ano ba yung mga typical na ginagawa natin na kumbaga kailangan natin i-track? Syempre yung mga projects, 'di ba? Lalo na kung freelancer ka, you have different projects for different clients. So how do you track, 'di ba? Wait lang po ah. Pinapa-remind po pala ni na yung mga winners mamaya, mag-message din po kayo sa page namin, ha? Para ma-claim yung prizes. Pa-message na lang po. And our team will take care of you po. Yan. So, sorry for that. So, yun nga. We track different projects and different tasks for different clients. So, confusing, di ba? What works for me is yung Kanban method. May mga mommies po ba dyan na familiar sa Kanban method? Kanban. So basically ganito, yung Kanban method, binivisualize niya yung mga tasks into to do, doing, and ayan, yes, Kanban. To do, doing, and done, di ba? Ang maganda dyan, for yung sa Kanban kasi, you can create different boards. So for example, ito, Trello. Yung Trello, I use it, and it's a very good Kanban board. Tsaka libre po siya. Just go to Trello. And then, makaka-create ka ng maraming boards na for your different projects or clients. And then for each board, makaka-create ka ng, yun nga, pwede mong i-rename eh. Pwedeng not to do, doing, and done. Pwede mong iba-ibahin, di ba? First step or first phase, second phase, third phase. Ikaw bahala. And then for each board, pwede mong lagyan ng checklist. So, ang ganda niya, you'd be able to track your projects and your clients properly. Trello, yes. Oh, yes, you use that po, mami. Notion, yes. Sa mga developers or yung mga programmers, pwede rin po yung mga Scrum, yung agile based na methodology. Pero ako po hindi kasi ako hindi po ako programmer, so I just use yung mas basic, which is Kanban. So yun, yes mami, Trello is good. Okay, so ang maganda din nga, visual siya. So at least isang tingin mo pa lang, oh, andito na pala ako, 'di ba? For this client, I'm doing this na pala. So check it out guys, yung Trello. Meron din pong ibang mga apps like Basecamp if you work with a lot of people. Pwede rin yung teamwork, iba-iba, marami po. Puro libre or
meron siyang free limited versions. Like for example, up to 2 users, 3 users for the free version. Pero yung Trello, I've never experienced any limitations dun sa free, ano niya, free version niya. Another good performance monitoring, ito especially for ano, time tracking. Usually for mga managers or yung mga team leads, this is good, Toggle. I've been using this actually for more than ano na, more than 10 years now. Kasi before I-rent mo, I used to work for ano, an outsourcing firm. And we use Toggle. So para siyang timesheet. Imagine mo timesheet siya. And as a manager or team lead, pwede mo makita yung overview ng kung ano-ano yung mga ginagawa ng team mo. So lahat, bawat user meron siyang parang timer. And then yung timer na yon, katulad na nakikita nyo dun sa sample image na yan, meron siyang yung, halimbawa, doing this task, tapos irarun mo yung toggle, tatakbo na yung timer. And then, so alam mo kung gano'ng katagal niya ginawa. Diba? So, even for individuals, it's good kasi you're able to track your own time. Diba? So, for each freelance job you're doing, pwede mo ring submit to your clients, especially if you're billable on the hourly basis. Pero syempre, alam ko meron ding built-in timer yung ibang mga freelancing portals, di ba? Pero if wala, pwede nyo pong gamitin yung Toggle. And Time Doctor. Ang difference naman ng Time Doctor, does anyone know Time Doctor? Has anyone used it? So I'm reading po kasi Mommy Ever Sendesk, which is very good. Asana rin. Clockify, I haven't tried that yet po, Clockify. Pero it sounds like ano rin, Time Doctor or Toggle. So yes, Time Doctor, Mommy Ace. Alam niyo po ba na yung Time Doctor? You can actually, ano, if you're a manager, you can view yung staff mo tsaka yung screen niya. So before, ano yan eh, parang nagugulat sila, kita pala sila. So there's a feature for Time Doctor na if in-enable yan ng client mo, they can actually view you, yung webcam, and yung ginagawa mo. Isi screen capture niya or isi screen record niya yung ginagawa mo at different times during the day, basta naka-on siya. Some clients require that. So you have to be very careful. Baka gumagawa ka na ng ibang work for other clients. Sa freelancing kasi ganyan, minsan pinagsasabay-sabay. If you're using Time Doctor, you have to be very careful kasi makikita yan ng client mo. Yeah. So it's a good thing, don't get me wrong, it's a good thing because kung may nagkaroon ng error, makikita mo rin yung proof na hindi pala ikaw yung gumawa kasi you've been doing it correctly, di ba? Kasi ano yan eh, intervals yung screenshots niyan eh, di ba? Usually dati, ino-on ko lang siya sa mga teammates ko kapag kami underperforming individuals. So pwede niyo rin gawin yan. You don't need to turn it on the whole time, di ba? Yes, Mommy Gabrielle. And Facebook user, they track everything. They do screenshots, everything. Pati yung keyboard, yung click, yung pag-click ng mouse. Yung kung ano yung tinatype mo, nakikita nila. Yes. Even yung website na pinupuntahan or ginagamit mo. So, huwag nyo na lang po masamain kasi clients, they pay for your time, di ba po? And just think of it as a way to improve, di ba? Kasi you're being monitored the entire time, di ba? So, performance monitoring ulit. Ang importante lang talaga sa performance monitoring is yung self-discipline. So, kailangan natin gawing habit lang yung mga ano natin, yung pag-track ng time, yung pag-organize ng projects natin for different freelancing clients, di ba? So always keep in mind lang na yung freelance work na ginagawa natin,
is we're doing it for our family, di ba? Para sa ikabubuhay ng family natin. And doing well in our freelance career ensures our family's future, di ba? Everything follows, di ba? So it's really important. Siguro, para sa akin, itong performance monitoring and time tracking, ito yung isa sa pinaka-essential talaga for a freelancer. So yes. And last, mga mommies, burnout. So we all find zen in different ways. Ako, I read or I play video games. Kayo po mga mommies, ano po yung mga ginagawa niyo to minimize burnout? So first three po na mommies na makakapagbigay, bigyan po namin ng prize. Kasi ano, wala po akong nilagay dito kasi we all deal with stress in different ways. So I'd like to get your ano po opinions and maybe i-apply ko rin para ma-lessen yung stress ko. Manny, Pedi, Mommy Eileen. That's good. Ako rin po siguro. video kay Mommy Lenlen. Wow. Siguro as long as pagtapos na tayo mag-work, that's good, video kay. Yung Manny, pwede pa siguro habang nag-work eh. So sige po. Mommy Mary Grace, kayo po pala yung nauna. Watch series. Yes, ako rin po. Mahilig manood ng series. Lalo na ngayon, ang dami ng mga streaming services. Di ba, dati Netflix lang. Ngayon, meron ng HBO Go. Meron na rin Amazon Prime. Ang dami, hindi ka maubusan ng series. Lahat sila may K-drama. So yun, si Mommy Mary Grace, Alfelor Baluyut, si Mommy Irene Avellino, and Mommy Lenlen Lau is. Salamat po sa mga suggestions. Tsaka other mommies, cleaning the house. Yes, that's good. A clean house not only is some form of exercise, nakaka-relax din pag nakikita mo malinis yung bahay, di ba? Watch K-drama, yes. Ice cream. Yes, ako rin. Double Dutch. Music, opo, ako rin po. Ang gaganda naman ng mga ano pang-distress niyo mga mommies. Food trip, oh wow. Eating, yep, that's good. Stress eating. Play word puzzle. Play with fur babies. Ah, yes, kami din po. Me time. Hug kids while asleep. Para magising. Go to mall, yes. You can even go to mall while ano, you're doing your freelance work. Diba? Online shopping. Listen to worship songs. Opo. K-drama. Ayan, massage. Andami. Nap, coffee. Ah, okay. Pray rosary. Mga mommies, thank you po. Ang dami niyo po mga magagandang suggestions. Gardening, yes. Rest and jamming with your partner and child. That's good. Quality time with the family. Ayan. Maraming salamat po mga mommies. So, yun lang po. Kayo na po yung nagbigay sa akin ng ideas at sa mga ibang mga mommies kung paano tayo makakaiwas sa burnout. And they are all good. Diba? So we as I've mentioned, we all find zen in different places and in different things, di ba? In different people. So yun po. Salamat po. And that's my presentation po. May questions po ba kayo or later pa po? Yay! Thank you very much, Sir Paul. Ano ka muna namin, no? Aalisin ka muna namin sa stream para makapag-water break ka. And then okay, mamaya we'll be reading the questions mula po sa ating mga mommies. Ayan. So mag-water break muna si Sir Paul at gusto ko sanang makisagot din kanina, no? Ako naman ang parang feeling ko ngayon pag gusto kong ma-relax, nag-window shopping lang ako sa mga online apps, mga ganyan. Feeling ko nare-relax lang ako. Pag yung alalin, mag-browse-browse ka lang bago matulog. Ayan, nakaka-ano siya, nakaka-relieve ng stress. Yes. So, again, congratulations sa mga mommies natin na nanalo kanina, no? Sa mga mommies na winners natin kanina,
please don't forget to, in order to claim your prize, magme-message po kayo sa Erent Mo Facebook page para po ma-claim po yung inyong prize and also malaman yung instructions kung paano niyo po makiklaim yung inyong mga inyong prize. Ayan. So yung mga in-announce kanina ni Sir Paul na mga winners, ibibigay din namin yung mga pangalan po ninyo sa Erent Mo team para po ma-double check din nila kung tama nga na kayo po yung nanalo kanina. And again, para po sa window shopping lang tayo. Way of distress. Kasi hindi na tayo pwedeng lumabas palagi. Ganyan. So, online apps na lang muna tayo mag-window shopping. Ayan. Okay, so again, sa mga mommies natin, kung gusto nyong sumali at manalo pa no, ng papremyo mula sa event mo, sali kayo sa ating raffle. So ano yung mechanics natin? You just have to like and follow their social media pages. Ayan, ipa-flash namin sa screen. Ito po yung Facebook page nila na Event Mo PH. Ang kanilang TikTok at IG account na at Event Mo. Okay, so ipa-flash early at ipa-paste namin yan sa ating screen at ating comment section. So again, like and follow to win prizes mula po sa Erent Mo. Facebook page, Erent Mo PH, TikTok at saka IG at Erent Mo. Okay, comment down your questions kasi we will be reading your questions mga mommies. And muli, tatawagin natin si Sir Paul para sagutin ang inyong mga type done ha, huwag kakalimutan. Type done sa comment section. Okay. Let us now once again call Sir Paul para naman basahin na natin yung mga questions. So wala pa ako as of now na nababasang mga katanungan mula sa ating mommies. Pero siguro ako na lang muna yung magtatanong na Sir Paul. Yung ano kanina kasi parang na-mention niyo po yung power station. Paano meron po ba sa Erent Mo website ng power station, Sir Paul? Meron po. Meron! Meron po kami yung EN1 and yung EN300 Gen 2. The sample that I sent kanina po, yun yung lumang sample. Kasi that's the one we use here at home. Oh, really? Okay, wow. Pero no, kahit kunyari, kahit nasa Manila ka man or wherever you are, para feeling ko, essential talaga lalo na sa mga matagal nang nag-work from home yung power station. Ay, sir, yan bang power station? Magagamit niyo po talaga. Opo. Yan po bang power station na yan yung meron ding connector? Kasi di ba parang meron kang bibilhing connector? Connector or adapter ba tawag doon na pwede mong i-connect sa wifi sa ano mo sa modem para magamit din siya. Meron po siya talagang actual na saksakan, ma'am. Literal na plug, AC outlet po. So you can plug yung full na router, yung ginagamit yung PLDT router. Pwede niyo pong isaksak diyan eh. Pwede niyo saksakan siya ng ano ng extension so you can plug other appliances. Ang maximum output po niya 324 watts. So mataas-taas din po 'yon. Oh, okay. So meron din 'yan Sir Paul sa website ng Erent Mo. Yes, yung bagong version po, meron ma'am. Okay, ma-visit nga natin yung website ng Erent Mo. Okay, may question mula kay Facebook user. Ang sabi niya, Sir Paul, ano daw po yung magandang headphones? Basta yung noise cancelling. Pero if you're looking for a brand, personally, ang para sa akin ang maganda is yung Plantronics. Kasi sa mga call centers po, yun yung ginagamit nila. And marami po nagbebenta niyan na used. And it doesn't matter po kung used siya kasi you can replace yung earmuffs niya. Foam lang po kasi yung earmuffs niya. So pag basta ni-replace niyo yun, it's as good as new na po. And hindi po siya masyadong mahal yung mga Plantronics na binebenta online na mga used. And talagang nasiscreen niya yung mga minimal na noise.
Pagba, sir, pag sinabing Plantronics, ano na talaga siya? Kumbaga, noise cancelling headphone? Or meron si Plantronics sa parang headphone alone lang siya? Mostly po, ano, noise cancelling. Wala po akong alam na hindi noise cancelling headset na Plantronics. Kasi I think they really made, they made devices po talaga for, ano, for voice calls po na headsets. So, ang next question natin, available din ba yan sa i-rent mo website? Hindi pa po. Pero hindi we have other noise cancelling headsets naman po na mas mura. Kasi yung Plantronics, nasa mid-range na po siguro yan in terms of pricing. Pero meron din po kaming mga noise cancelling na hindi kasing ganda. Pero mas malaki yung mura po niya kesa sa Plantronics. Yung mga ganun po, yes. Mm-hmm. Yes, ma'am. Pero sir, syempre, ay sorry po to cut you. Pero okay, syempre, po. Ano rin, kumbaga, naka-cancel pa rin yung noise. Kasi nga, noise cancelling headset siya. Hindi lang ganun siguro, ka-crisp yung sound. Syempre, di ba pag Plantronics, ganun talaga siya. Ayan. So sabi ni Mami Melody Copina Reyes, magkano po ang pinakamababang price ng desktop unit or laptop na pwede para sa work from home? Uy, nice question. Sige, sir, pwede tayong mag-ano muna, mag-desktop muna. Magkano daw po yung pinakamababang price? Ayun. Meron pala nagsabi si i-rent mo. Sabi ni i-rent mo. Hi, Miss Awi. Hello po. Plantronics po na use. May makikita po kayo sa Lazada and Shopee. Nasa 900 to 2,000 po, depende sa model. Salamat po. Ayan. So, balik po tayo sa question. Ang question po ni Mami Melody ay, magkano daw po yung price range? Kapag kunyari, bubuo ng isang desktop unit na pwede ng pang work from home, sir? Ang sa desktop and laptop, mas mura po talaga ang desktop. Ang kagandahan po ng desktop din po is yung upgradability. And pwede pong gawin natin yung pinakamababa starting na desktop. Mga 16,000 lang po, kompleto na yun. Ang maganda dun nga, as I mentioned earlier, kung kinakailangan natin ng mas powerful na system later on, siguro dagdagan lang natin ng GPU, increase lang natin yung RAM, imbis na 8 gigs, gawin natin 16 gig. So, ang RAM po, magkano lang po yun? Siguro nasa 2,000. Meron ka ng 16 gig na RAM. Siguro yun po, mga nasa 16,000 pesos po yung isa sa mga pinakamababang desktop na magagamit nyo na po for work. Just make sure po na SSD yung hard drive. Based on experience po kasi, yun yung may pinakamalaking difference in terms of performance regardless of the CPU. Difference between HDD and SSD, super laki ng agwat. Wow. Okay, thank you, sir. Pero sa laptop naman, sir, kasi parang, di ba, nagkaroon ng, noong pandemic, lalo na lahat halos nag-shift to work from home, parang yung demand ng laptop kasi ang taas. So yung tendency, nag-increase talaga yung prices nila. So, ano po ba yung sa tingin nyo yung parang pinakamababang price na pwede na for work from home. Pwede nang magsimula mag-work from home pag yung laptop naman. I would suggest po for laptops, second hand po, yung mga used na laptop. Usually po kasi, like for example, yung mga binibenta namin na used laptops, refurbished po. So, pinapalitan yung mga parts na hindi na ganun kaayos. Actually, maayos pa rin. Yun nga lang, medyo luma na. So, pinapalitan po yun. Inaano po yun ng mga technician, ini-inspect, and pinapalitan po yung, let's say, for example, usually yung SSD. Pagka parang medyo worn out na yung SSD, pinapalitan po yun ng bago. And ganun din po yung sa RAM, pinapalitan din po. So, usually, around nasa 20, 21, maganda na po yun na used na laptop. Ang mga brand nyo po kasi ng laptop, magsa-start po yan sa, yung hindi po seller na, yung mga i3 or i5.
ano yan? Magsa-start po yan nasa 27 and pataas po. Oo, sir. Tapos minsan kasi parang ang hirap din makabili nung mga ano, parang yung natitira na lang sa market yung mga nasa 40,000-50,000. Pero yun nga, no, buti na lang we have i-rent mo. Kasi tama ba ako, no, sir? Kasi nakikita ko dun sa ads, meron din kayo yung mga desktop na tinitinda. And meron also laptop din, no? Meron din. Okay. Ayan. So, visit nyo po yung i-rent mo. Search nyo lang po yung i-rent po website nila. And even sa page, meron din po kayo makikita. Okay. Ang next question naman po natin ay kay Mami Vecria Ponferrada. How much po pwede i-rent ng isang nagsastart pa lang sa online job? At ano pong terms? Ay, siguro, Sir Paul, ito yung sa ano, rent-to-own computer program. Ay, install ng rent-to-own po. At depende po yun dun sa unit and dun sa i-avail nyo po na installment option. So, for example po, for let's say 20,000 na desktop ang bibili nyo, pag Atome po ang i-avail nyo, this is split into 3 payments po. Pero zero interest po yun. So let's say 20,000, this is split into 3 lang po yun. And then yung unang payment nyo, outright po yan bago nyo makuha yung item. And then the next 2 months po, yun yung, dun nyo babayaran yung second and third na payment. Pagka ano naman po, ngayon po meron po kaming bago. It's GGives by GCash. So, opo. So ano lang po, may isa-scan lang po kayo ng using your GCash. If you have a GGives account na po, yun po, through GCash na po yung payment. So, pre-approved po siya ni GCash. So, pwede nyo pong i-check yun ngayon sa mga apps nyo, sa GCash apps nyo. Sa all services, and then makikita nyo na po yung, ano, yung GGives. And you'll see if you were pre-approved na po. And then you can use that. Not only at i-rent mo, you can use it on other things din po. Even at Shopee. Oh, sir, pag ganun po ba, ano, depende rin ba yung parang payment terms? Like for example, 6 months to pay, 12 months to pay, mga ganyan. Opo. Sa GGives po, after scanning po yung QR code ng merchant, ipipresent po sa inyo yung price ng item. And then pag pag pre-proceed nyo po, may bibigyan po kayo ng terms kung ano yung gusto nyong payment terms. And ganun din po with, let's say, tend to pay or una cash. Ganun din po. They will present to you yung different terms ng payments. Oh, so, iba-iba pala, ma'am. Kaya sa mga... gusto pong, kunyari, mag-avail ng rent-to-own program natin sa FH Moms. Ayun, pwede nyo pong i-check yun kasi ang kapartner po natin ay ang i-rent mo. Okay. Next question tayo. Sabi ni Mami Rexy Lizada Dumapit. Meron po ba itong recorded? Yes po, recorded po ito. Pagkatapos po ng live natin today, pwede nyo na pong mapanood yung replay po dito, ma'am. Ayan. We are live sa... ano, Facebook page, group, and also sa YouTube. Okay. Next question. Ito, siguro sir, ito question ni Mami Bronx V. Kapag bumili ng unit or syempre may binili po sa i-rent mo, may discount po ba daw kapag cash? Meron po, Mami. Meron pong 5% discount for cash transactions. Alright, thank you. Next tayo, mala kay Mami Arlen Alpahora Kaasi. Sir, nasira na po yung foam ng aking Plantronics headset. Saan po makakabili ng foam? Meron din po sa Shopee, ma'am. Actually, i-search nyo lang po. Ang alam ko po sa Plantronics, isang size lang po yung foam niya. So, masa-search nyo po siya. Actually, pag pumunta rin kayo ng ano, yung mga HMR or other outlets, minsan may makikita rin po kayo ng mga foams. Yung tama po ako, no, Mami Arlen, yung foam na ginagamit niyo po ng Plantronics is yung
yung typical na parang cheap foam lang po siya eh. Yung hindi po siya yung parang foam ng mga bigger headsets like this. Tampo. Malayo po pala yung headset ko. Pero hindi po siya yung malaking foam eh. Maliliit lang po yung foam niya. Siya parang perforated lang po na foam. So makikita niyo po rin sa Shopee yan. So i-search lang po nila ng Sir. At least ano okay. No, kahit po pala, yun nga, tama nga yung sabi ni Sir Paul, kahit used or second hand na Plantronics yung bilhin, ipalitan lang yung foam kung medyo, yun nga, papalitan lang yung foam. And yung foam is available din pala sa online stores. Ayan, nabibili din siya. Okay. Mga mommies, do we still have more questions para kay Sir Paul? Ayan. Pwede pa po kayong mag-comment. Sir, again, pwede niyo pong i-promote ang inyong mga social media pages. Saan po ba namin ilalike and follow ang i-rent mo? Ano lang po, puro i-rent mo or i-rent mo PH lang po yung Facebook and TikTok and Instagram namin. Ayan po. So you can go to our website and then meron na rin pong links doon. So sa IG po, it's at i-rent mo. TikTok, it's i-rent mo. Wala pong space. And FB, i-rent space mo. I-rent space mo, yes. At syempre kung gusto nyo pong manalo no, ng papremyo mula po sa i-rent mo, please don't forget to like and follow their social media pages. Facebook, i-rent mo PH niya, i-rent space mo. TikTok at i-rent mo, tsaka po sa IG, i-rent mo po, pwede nyo po yung i-search. Ayan, ibababad lang natin to. Please type done sa comment section kapag tapos na kasi dyan po magko-cross-check ang i-rent mo team. Para po ma-check kung sino ang ating winners. Okay. Next question tayo. Ayun, may mga pahabol, Sir Paul, no? Before we end our live for tonight. Kasi ang dami nating natutunan, ha? Natutuwa ako. And kayo ba, mommies, ano ba yung mga topics na gusto ninyo? Kasi talaga very, ano sina, sir, very, kumbaga, hinihingi nila ang pulso ng mga mommies pagdating sa topic natin. Okay, si Mami Sosima, nag-try po ako sa i-rent mo, mag-rent ng brand new desktop. Pero every time na mag-file na ako, hinihingan ako ng account sa TendoPay tapos yung iba pang payment center. Kailangan ba kung may account sa mga payment doon kahit isa lang? Ayun, okay sir. Pwede niyo po bang i-clarify yan? Opo. Mami Zosima, siguro po ang ibig sabihin niyo po is rent-to-own. So if you're using or if you're going to use TendoPay po, you have to first download yung app nila sa App Store or sa Play Store. And then mag-sign in or mag-sign up po kayo dun sa TendoPay. It's the same po with UnaCash and Atome. You have to download their app first and then sign up or register. And then, once na naka-register na po kayo, makikita nyo po yung store namin dun sa app nila. Si kay Atome, masasearch nyo na po yung si rent mo. Kay UnaCash, ganun din po. With TendoPay po, sa website po namin kayo pupunta after you've registered na po dun sa app. And then, automatic na po yun makakapag-sign in na po kayo. Tama po yun eh. Tama po yung sinabi ni Mami Zosima. After selecting TendoPay po kasi, and pag-check out niya, automatic po yun na mapupunta siya sa portal ni TendoPay. So, you can even sign in there din po or sign up dun sa portal na yan. Magka-create lang po kayo ng account, magsasubmit po kayo ng mga requirements. For TendoPay, it's usually just a valid ID, proof of billing, and yung proof of income. Ganun po. And then, okay, once na nakita, ayun. Pero di ba sir, iba-iba naman payment options so pwede nilang i-try kung saan yung mas ano po sa kanila, mas kumbaga madali for them, parang ganun yung sir friend. So siguro mami, so si ma, i-check mo din po yung iba kasi nabanggit ni sir na naririnig ko yung Atome, UnaCash. So kung medyo for you, baka hindi friendly for you yung TendoPay ganyan, try mo siguro sa ibang options. And then kung yes, may questions pa rin or concerns, feel free po to message ang Filipina Homebase Moms page kasi po
lahat naman po ng concerns natin pagdating po sa rent-to-own, computer program, sa mga study now, pay later, inaano po natin yan, kino-coordinate natin kina Sir Paul. Okay. Next question po tayo mula kay Facebook user. Mag-enroll po sana ako sa seminars using credit card. Sa i-rent mo, may vouchers po ba na pwede? Saan kayang seminars to, Mommy? Mastery courses ba to ng FH Moms? Oo, no, so medyo hindi clear yung question, if ever. Kasi po yung, tama ba ako no, Sir Paul? Let me know kung medyo mali yung pagkakaintindi. Kasi yung, meron tayo ngayon, yung sa Study Now, Pay Later, Moms na sa mastery course, yun yung in partnership with i-rent mo. So, hindi ko sure kung gagamit, kailangan po bang gumamit ng credit card po ba doon, sir? Hindi po. Pwede pong cash or GCash. Pwede rin pong, siguro sa Atomy, pag Atomy po kasi, kailangan may credit card or debit card po eh. Pero kung una cash, hindi na po kailangan ng credit card. Kung Tendo Pay din po, hindi na kailangan ng credit card. So, kayo po, makikita nyo po yun dun sa payment options once nasa checkout page na po kayo. Pipili lang po kayo. Kung gusto nyo yung cash, click on cash. Tapos, magsisend po kami ng GCash or bank deposit details para po ma-process. Or, kung gusto nyo po yung mga rento, enroll now, pay later. Pwede nyo pong pay, Atome, G-Gives. Yun nga po yung bago namin, G-Gives. And Una Cash, pwede po. Uy, ang dami nun, apat. So, maraming choices. Ang galing, guys. Okay. Ito, sir, question po mula kay Mami Len Lau is, paano po kung ang proof of billing is hindi nakapangalan sa owner ng ID? Kung ano po, parent or relative, It's fine po. As long as related po dun sa owner ng ID, yung proof of billing. Is this pertaining po kaya sa rental or rent-to-own po? Kasi for rent-to-own, that would depend dun sa fintech company kung i-approve nila. Pero for rental po sa amin, as long as relative po, nung applicant or owner ng ID, yung nasa proof of billing, it's fine naman po. Okay. Next question, sabi po. Sir Paul, sabi ni Mami Julieta Lilo, pwede rin bang sa inyo ako kumuha ng installment laptop para sa anak ko na college? Ano pong requirements pag OFW po ang magbabayad? Yun po. Pwede naman po. As long as ano po you're able to submit po yung mga requirements, let's say si Atome or kay Atome po ang kailangan niyo nga lang po credit card or debit card eh. Automatic na po 'yun. Mabilis na po yung approval. If Una Cash, Tendo Pay or GGives, they have their own particular requirements po. Pero typically it's just a valid ID, proof of billing, yung sa bahay niyo po. Let's say Meralco, PLDT, kahit Globe or Smart, postpaid, pwede rin po. Tapos yung proof of income po, pwede po yung mga remittance. Ina-accept po nila yon. Yung mga remittance slips or even yung mga bank deposit slips or yung passbook. Ina-accept po nila yung, basta may proof na may pumapasok po na income. Okay. Ito, about income din to, sir, yung next question. Sabi ni Mami Satcho, sir, sa installment po, paano po kung walang payslip? Hindi po ba makaka-avail? Usually, yung sa proof of income, iba-iba naman po yung nire-require nila. It's not necessarily payslip. Pwede pong, kung kaya niyo pong humingi ng certificate of employment, pwede rin po yun. Kung hindi ko po kasi maano kung saan kayo nag-a-apply, kaya hindi ko po kayo masagot particularly. Pero ganun po, usually kung walang payslip, pwede pong certificate of employment. Or kung hindi ho kayo nag-work dito sa Pilipinas, katulad ni Mami kanina, pwede po yung mga remittance as proof of income po. Okay.
Last question tayo, Sir Paul, no? Yung si Mommy Facebook user, I think siya yung nagtanong about sa vouchers ng ng course. Siguro ito po yung study now pay later, no? Na ano natin, installment program for the mastery courses. So sir, ano paano po yung steps po doon if ever po silang mag-a-avail? Yung pag-avail po, just select po yung course na gusto nyo. Add to cart nyo lang po. And then, fi-fill out nyo lang yung form, like yung name nyo. Importante lang po yung name nyo, phone number, yung email. Kasi yun po yung kailangan nyo ng FH Moms. And then, select nyo lang po yung, ano, yung payment option, kung anong type of payment yung gusto nyo gawin. Yun nga, katulad nung sinabi namin kanina, pwede po yung enroll now, pay later, or pwede pong mag-cash po kayo, GCash. Ganun. After that, i-proceed nyo lang po and then just message us sa Facebook namin para po ma-process na kagad yung, ano nyo, yung enrollment nyo. And then, after that, sina FH Moms na rin po yung mag-send sa inyo ng, ano, after we've forwarded it to them po. Yes. At saka alam ko, sir, no, parang yung pag pumunta ka sa courses.fhmoms.com, meron kasi doon na parang part ng nung link na nandun yung study now pay later na program. Okay. So pag clinic mo yon, I think mariredirect ka sa ano, sa website ng i-rent mo para doon sa ano ngayon, okay, sa instructions, kung paano yung installment plan, ganyan. So, okay, ayan. Okay, sige, may pahawal tayong question, sabi ni Mami Len Lau is, meron po ba kayong physical store and branches sa Zambales, Laguna? Ay, wala. Sorry, wala pa po kami mga physical stores. Pero we do ship nationwide po for ano, yes, yung mga purchased items. So, kung nasa province po kayo, either LBC po or JNT Express, pwede naman po. Yay! Okay, I think we have already read all the questions for tonight. Congratulations sa mga mommies. Sir Paul, final, invite you po uli yung mommies to like and follow your social media pages and your final message po sa kanila. Yun po, mga mommies, maraming salamat po for giving us your time. Mommy Roof and the rest of FH Moms, salamat, yay, po for inviting, salamat, us again. It's our pleasure po providing knowledge to all the mommies out there. And we're just so glad na we're given time para po makapagbigay ng aming ano, munting kaalaman sa inyong lahat po. Yun po. You can like and follow Irent Mo po sa FB namin. Facebook po namin is Irent Mo PH. Yung TikTok po at Irent Mo, IG Irent Mo. Yun po. If you have questions po, you can message us po. Yung mga staff naman po namin, they're always willing to help. They can provide the same level of ano po, guidance as well. Yeah, sobrang... Thank you very much, Sir Paul, and see you again next month para po sa ating susunod na webinar. Thank you. So sa mga mommies natin, salamat po, Sir Paul. Nako, totoo yan. Very, very accommodating yan si na Sir Paul and the Irent Mo team. If we have concerns or questions, so feel free po to message them kung ano po yung mga questions po natin. And then also, don like na rin sa Insta at FB page. Ang TikTok not allowed dito sa Hong Kong. Sige, Mami Julieta, nababasa naman to ng Irent Mo team. Sana pagbigyan nila na kung walang TikTok account, counted pa rin siya as one raffle entry sana. Okay, so thank you very much, mga mami. So, kung may topic din kayo na gusto niyong pag-usapan natin about our tech, about PC, comment it down para po malay nyo yun yung maging topic natin sa susunod na buwan. Kasi we will also have another webinar with Sir Paul, with the Irent Mo team. Next month naman, kaya abangan nyo po yan. Abangan nyo rin yung announcement natin sa group, sa Facebook group, at saka sa Facebook group and page ng winners natin sa ating raffle. Kaya naman, kung gusto nyo pa pong humabol sa ating raffle, so please don't forget to like and follow their social media pages,
Facebook page, that is Irentmo PH. Yan. TikTok at IG at Irentmo. Don't worry, tatanungin natin yung Irentmo team kung okay lang kung kunyari walang TikTok or ano, baka pwedeng Facebook yan. Ano na lang, IG, malay mo naman, mababait naman kasi na Sir Paul in the Irentmo team. Ayan. So type done ha, huwag kakalimutan, type done sa ating comment section. Muli, maraming salamat po sa inyo at sana ay makasama po namin kayo muli. Bukas, it's the 30th and the last day of September. Grabe, ang bilis ang panahon, no? October na. Ilang araw na lang, 2 araw. So, sana po samahan niyo po muli kami bukas para po sa live webinar natin. Maraming salamat. Have a great night. Bye! Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. FH Moms Radio. Changing lives. One mom at a time. Moving forward. Giving back with FH Moms Radio. Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga mamshi ating to. Tara na mga mamshi, mami, nanay o mama. Andito na ang FH Moms sa makakasama. Ang online radio na magbibigay advice at mga kwento na siguradong mapapanay. Ito ay hindi lang basta mga chikahan. Andito sila upang ikaw ay gabayan. Turuan ng mga tips sa paghahanap buhay at maging isa ka sa successful na nanay. O diba? Kaya saan ka pa? Basta ikaw ay momshi, dito bida ka. FH Moms Radio number 1. Ito ang online radio ng sangkananayan. Di ka lang basta nanay, ikaw ay super nanay. Para sa pamilya ang lahat ay iaalay. Lahat ibibigay, lahat ay kayang gawin. Ang iyong pagiging nanay lalo pang palakasin. FH Moms Radio. Tara na, tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ikay nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga mamshi ating to. Mom's Radio.